Pagsitayo po ang lahat at sumabay sa pag-awit ng pangulungan na awit. Sisindi ng ikaapat na kandila ng Adbyento.
Sana ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagkaisa ng Espiritu Santo ay sumayin niyong lahat. At sumayin niyo rin. Damani pa rin ang kalooban ng Diyos. Kaya nagmamadali niyang umalis para dalawin si Elizabeth. Ibig din ni Maria na may bahagi ang kahanahang biyaya ng Diyos sa kanyang buhay at ang mabuting balitang pagkay niya sa kanyang sinagunan. Ang pagtatakpo ng dalawang ina ay naging isang masayang ibig ng papuri sa Diyos. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan tayo maging marapat kumanap sa mga pagdiriwang. Sino kong nagpagpagaling sa mga nagsisisi? Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na nagpagpagaling ang mga kasalanan ng magsisi. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakalaglog pa sa kanan ng Diyos ang mga Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ang kapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at pagtubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Papuri sa Diyos sa kailas. Sabagat siya ang mga
ang tingin ng ating mahal ay aking nang naririnig. Mga gulod, kinakaharap, upang ako'y makaniging. Ito ang aking panginginig ay katulad ng inyong usa. Mabilis kung kumilos, ang katawan ay masigla. Sa tabi ng aming pader, naroon lagi siya. Sumisilip sa bintana para ako ay makita. Ang mahal ko ay nangungusap at ganito ang tinura. Sa akin ay sumama ka, halika na, aking mahal. Lumipas na ang taglamig sa buong lupain at ang tag-ulan ay natapos na rin. Bulaklak sa kaparangan, tignan, namumukadkad na. Ito na nga ang panahon upang tayo ay magsaya. Sa bukid ng mga ibon, humuhuli, kumakanta. Iyaw ang mga bungang igos ay hinugnang para-para. At ang mga punong ubas sa bulaklak ay itignan. Tayo na nga aking mahal, sa akin ay sumama ka. Ika'y parang kalapati, nagtutubli sa batuhan. Halika at ang ganda mo, ay nais ko mapagmasdan. At ng aking ding marinig, ang tingin mong ginintuan, ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Thank you.
Pagdating sa bahay ni Zacarias, sa binati niya si Elizabeth. Nang marating ni Elizabeth ang bahay ni Maria, nadadala ang sangkor sa kanyang tiyan. Tapos po siya ng Espiritu Santo si Elizabeth, at po nalang niya ang sinabi, bukod ka ang pinagpala sa babae lahat, at pinagpala naman ang iyong dinadalang anak. Sino ako kung dalawin ang ina ng aming Panginoon? Sabagat pagkarinig ko na ang dati ay nagagalaw sa tuwa ang sangkol sa aking tiyan. Mapalad ka, sabagat nananalig ka marutubay at pinasasabi sa iyo ng Panginoon. Sumainyo ang Panginoon at sumainyo. Tayo ngayon ay nasa ikaanin na ang ating pagnilay sa pagkaparamal natin sa Mahal na Birheng Maria at paninihintay natin ang pagdating ng ating Panginoong Jesucristo sa Kanyang kapanganakan. Tulad mo nang ipinahayag natin, ano, tayo ay nasa salamat po. S, simula na giniging ko ang Ebelyo. A, angka ng Diyos na sama-sama naglalakbay. N, lakas ng Diyos sa oras ng pagsuko. A, aliw ng kalupara ng pangako ng Diyos kahapon. N, makainang paggabay ni Maria. Ngayon ay A, ulit, alagad na naglilingkod ng Papa. Yung mga ating ebanghelyo kahapon at ngayon ay pareho-pareho. Yung visitation of Mary to Elizabeth, ang pagpalaw ni Maria kay Elizabeth. Pero ngayon, ang tema na ibibigyan natin ng paninilay ay alagad na naglilingkod ng Papa. Well, of course, yung pinakamodel ay walang iba kundi ang Mahal na Birheng Maria. Si Maria ang alagad na naglilingkod ng Papa. Katulad po nung pinamani ko sa inyong hapon, ibinahayag ng Catholic Bishops Conference of the Philippines ang title, isa sa mga title na ibinigay kay Maria, no? Mary is Jesus' first disciple. Si Maria ang unang disipulo ni Jesus. Kasi katulad ng unang ipinamanin namin sa masimula ng ating pagdiriwang, sa pagsisindi ng kandila, ikaw, Maria, ang unang tumanggap kay Jesus. Si Maria ang unang tumanggap kay Jesus sa kanyang puso at sa kanyang sinapupunan. Sa kanyang buong pagkakao. Tumabang pinag-usapan po natin ang pagiging lingkod, pagiging alagad, pagiging disipulo, ay hindi lamang po ito tumutuloy sa mga nagpapari, mga nagpapadre. Ito ay tumutuloy para po sa lahat na maaaring tinatawag kayo lang po kay Kapal na tumulong sa kanyang pangyari. Maaaring ito ay maging isang mabuting ina sa inyong mga magnaang anak. Kundi kaya ay maging isang mabuting asawa, ay yun ay pwedeng maging pagtawag sa iyo ng Diyos bilang kanyang alagad. Pero kapag pinag-usapan natin yung disciples,
are you called to discipleship? May dumawa ko sa iyo. Hinawag ka ba ng Diyos? Mahal ka ba mo sa iyo na makita natin na ang pag-iisipulo ni Jesus ay hindi po isang self-proclaim. May sabihin mo na ako ay alagad ni Jesus ganit kasi sinabi ko na ako. Hindi. Dapat maging maliwanag na kaya ka naging alagad ni Jesus. Naging alagad ka ng Diyos sabagat hinawag ka ng Diyos. Ang Diyos ang tumawag sa iyo. Kay Maria, maliwanag na siya'y tinawag ng Diyos. Sa pamamagitan ng Anghel Gabriel, kaya hindi ko naliwanag ang mismo ni Gabriel sa kanyang harapa. Ako'y Anghel ng Diyos na pinadala upang ibalita sa iyo na ikaw ay pananganak ng isang lalaki na tawagin Jesus. Kaya nandun po yung tinatawag ng amin ang pagtawag. At kumisan, ito yung pinakamahirap na bahagi na ating pagtugon sa panawagan ng buong kapal. Na makita natin na tinatawag ko tayo ng Diyos. Saan pa tayo tinatawag ng Diyos? Maalala ko ito, kung sabi ko ako sa inyo, ay murang edad na pumasok sa seminaryo, first year high school. Kaya, noong una, sabi ko ay mag-re-reducing muna ako, lalo ko sa kong kasi sabi ko, ay hindi ko sigurado kung talaga ba tinatawag ako ng Diyos. Kung talaga ba dito ako. Kasi baka mamaya, kailangan na rin ako kasi hindi yung sinimulan ko. Baka mamaya, wala akong option. Hindi ko malaman kung wala akong ibang napili kasi dami yung option na nasa harapan ko. Kung hindi yun yung kaya ko si aking spiritual director, sabi ng aking spiritual director ay, alam na ito ay tinatawag ng Diyos. Sabi niya, bakit? Kasi kung talaga hindi ka niya tinatawag ng Diyos, ay pinanamas ka na sa seminaryo. Sabagay, nariyan pa, hindi ka naman sinipan ng Diyos, yung sabihin, diyan ka. Maliwanag na ang Diyos ang tumatawag sa iyo. Sa pagkakit ng isang pamamaraan na makita natin na mga simbolo na pinamamanik ng buong may kapal. Pero kung isang katulad din ni Maria, gusto natin makasigurado, kaya rin siya yung namagaling pumunta sa kanyang pinsang si Isabel, ay tumensyon na si Elizabeth may talagang nagkaroon na himala na siya ay nasa ika-ani na buwan na kanyang pag-alalang tao. Maliban yung pag-alalang siya na tumulong kay Jesus. Kaya mayroon pangalawang pagtugon. Ano yung pangalawa? Did you responded. Sumagol ka ba? Napakahalaga mo yung pagsagot. Kahit mga kumisan sa panliligaw, pinakailangan mong sagot. Napakahalaga yung sagot. At katulad mo kay Maria, ay nakita natin yung sagot ni Maria. Alam mo sabi ni Maria, ako'y upang alipin ng Panginoon, mangyari nawa sa akin ang iyong kinuha. Kung tawagin po natin na yung kanyang biya, yung kanyang pananampalataya
kailangan ka namin yung aming sarili. Kasi kung bakit ka tinatawag ng Diyos sa maaaring na yun, ay ibig sabihin, dahil nakikita ng Diyos na doon na higit na makapag-ibigot. Doon mo higit na kung saan ay may papakita ang iyong mga biyaga at nais na may pamahagi para sa iba. Kaya kung ikaw ay tanong din, pwede mo naman. Kaya na, later on, tuloy na realize na ikaw ay matagal nang naghahanap ng iyong sarili. Hindi mo makita kasi pinagawag ka ng Diyos sa isang mission na kung utusin ay hindi mo sinasagot. Kaya hanggang ngayon, hinahanap mo pa ang bahagi ng iyong sarili. Para ito lang kung gawarin natin, no? Yung isang anak na naglalaro, nasabihan ng kanyang tatay na, anak, bumili ka muna ng isang puting suka dito sa tindahan at taulusan na niluluto ako. So, bahagi yung pagkulos na utusin, anong kumisa na ito, hindi sinasagot ng anak, kasi ayaw umalis. Pero later on, makita natin na doon ang pwedeng bata. So, yung sabihin, kung ang ginawa ng bata ay binili ng agad yung supa na pinabibili ng nanay, ay di lalo siya na mapabilis yung pagluluto ng nanay. At maayos yung sana na yun ginagawa ng bata, kung ano ka doon, ay kanya rin mababalitan. So, ganun din po yung pagtawag ng Diyos. Hindi tayo katawag sa Diyos sa isang bagay na hindi natin kaya. Kaya ang bahagi ko ng sagot na ito ay magbubuksan sa atin ang mga kapasidad na kung natutusin ay kailangan natin para ito ay yung isang katupakan. Ano ito? Sa pagtugon natin sa ganawa ng mga pagkakapal sa misyon na ipinapapanig niya sa atin bilang kanyang pangalagad, we need the capacity to renounce. Mary is ready to let the comfort of the home to help her cousin Elizabeth. Alam ang sabi ni Pope Francis, we need to let our comfort zone to help others. Kinakailangan tayo umalis sa tinuturing natin na lugar na tayo ay comfortable. Huwag kayo magwala kung sa tayo lang ang ipinagawa sa inyo ng Diyos ay hindi comfortable. Sabagat ibig sabihin ay isa na ibig sabihin ito na ang nagpapagawa sa inyo ay Diyos. Kasi kung isa, kapag tayo tutulong sa ating kapwa, ay talagang may mga bagay na kinakailangan natin iwaksin o iisang tabi. Kasi yun yung mission na pinagagawa sa atin ang buong kapwa. Alam mo kung isang malinig kong ibigay na halimbawa ito ay yung pag-aasawa. Habang yung isang binata at isang dalaga ay pag-aasawa na, ay kinakailangan nila ang babaguhin nila yung paglilos nila. Kung hindi na sila dalaga, hindi na sila binata. Kasi meron ba kung sila may asawa na hasta ang binata at hasta ang dalaga pa? Hindi, no? Sisira mo pa ay ang kilos mo pa ay buhay binata, buhay dalaga. Hindi mo pwede. Kinakailangan i-renounce ang iyong buhay pa binata at dalaga. Bakit? May asawa ka na. Ano ba? Capacity to be perceptive. When she heard from the angel that her cousin is pregnant for 6 months, there is already a problem in her mind. Perceptive.
Sa Ebanghelyo na ipinahayag ko sa akin sa kasimula ng aming pagbiliw ng misa, yung bahagi na ipinigyan ko sa Kito ay yung tinatawag ko natin na be sensitive to the needs of others. Nais ko gamitin yung salita common sense. Alam niyo po minsan, sa daigdig na ito, pag sinabi natin common sense, ibig sabihin, ito yung sense, sentido common. Sabi nga ng mga matatanda, ibig sabihin, ito yung sense na halos lahat ay mayroon tayo. Hindi mo kinakailangan na ikaw ay maging genius para makaintindihan ito. Pero kung isang bagay mo nawawala ang common sense, hindi natin ginagawa. Hindi natin ginagawa. Hindi na tayo nagninilay. Hindi na tayo nag-iisip. Kaya kung isa, nawawala yung ating common sense. Si Maria, paliwanag ko sa kanya. Nakakita niya na sinabi sa kanya ng ang mga si Elizabeth ay nagdala ng tao. Kaya ang kanyang, matanda na si Elizabeth. So, gumana yung kanyang common sense na tutulungan ko ang aking pinsan na si Elizabeth. Kaya pinakailangan mo sa daigdig na ito, pinakailangan na gumana natin mga common sense. Hayaan natin na tayo ay huwag nilay. Kaya kung isa, yung mga pangamakabago ng teknolohiya natin, nakatutulong mo sa atin yan. But it should not make us idle. O kung tawagin po natin ay tamad. Gawa ng hindi na tayo nakapag-iisip. Pinakailangan natin na ma-exercise nito yung ating isip. Kaya napakalaga rin po yung panahon ng pagtitigan. Kasi doon lamang tayo, makapag-iisip. Kinakailangan natin na pagbigay tayo ng panahon na tingnan natin ang ating sarili. Pagkakit na rin ako ng common sense, na kayo nito trabaho at panahon na nagulang, siyempre, meron na talaga ng marami, maayaw o papuro. Panahon na nagulang. Kasi, alam mo na kapag hindi mo dinalayan, ay hindi na makarating sa iyong pinagatrabahoan, magkapasa pa. Ano pa? Capacity to initiate. Ito medyo mahirap, may kusa. May kusa. Do not expect other people to initiate most of the time. People will wait to be given instruction. Yun ang galing nito, nakikita natin kaya kung isa ng tao ang disappoint. Akala kasi natin kung isa, yung pagkukusa ay normal sa tao. Hindi mo. Special po ito. Pero pinakailangan na ito ay pinakailangan natin na pag-ibayunin. Katulad ng mahal na doon yung kanina. Hindi inutos sa kanya ng ang emperor. Na kung sige, kung tayo mo lang sige sa doon, kayo lang natulog mo. Hindi. Siya na yung nag-usap. Siya na yung nag-usap sa doon. Sabi nga natin, may sariling palo. Ito yung pinakailangan natin ngayong panahon na ito. Pinakailangan natin na sumunod sa kalooban ng Diyos. Hindi lang sa babae, ha, inutos sa akin. I was being instructed na ito yung aking gawin. Okay yung puro, kasi masunurin ka. Pero hindi yung sa lahat ng pagkatawin, hindi na kailangan tayo na kung tuwagin natin ay nasa normal yung ating pagkilos. Tayo mo yung tinuturuan ng kusin ko na kumilos ng may kusa. Dahil sa nakita natin na hindi nararapa at nasaya na tayo gumawa ng mabubuti. Alam natin, dapat na lang na sa doon natin may mastery.
subject matter. At ano yung subject matter? Pag-usapan natin sa paninagatan ng Jesus. Yung may master na tayo tungkol sa kapangalan. May master na tayo tungkol sa panawa ng kabutihan. Sabi na natin, hindi na pinakailangan iskulayin niya. Pinakailangan lang natin na gawin natin. But of course, pinakailangan natin with some coordination. Lalo na kapag pag-ibol ito sa ibang mga pagkilos ng aking kapwa. Pero tinitingin natin ngayon ang panahon ng ito. Nakita natin si Maria na sa kanyang pagpulong ay nagpusa siya ng puntahan ng kanyang pinsang si Elizabeth. Sabagat nakita niya yung pagkayang pumikapag na ito, yung misyon na ginagawa niya bilang ina ng ating Panginoon sa Kristo. At bilang bahagi rin mo ng pagliligtas ng Diyos sa kanyang sangkatauhan, natatamparan din ng dinadala ni Elizabeth na walang iba kundi si Juan Bautista. And lastly, the capacity to bring joy. Bilang alagad ng Diyos, hindi pwede mawala ito. The capacity to bring joy. Tulad ni Maria, pinagdala ng kagalakan kay Elizabeth at kay Salomon na nasa kanyang sinubunan. Yung tunay na alagad ng Diyos, nagbibigay ng kagalakan. Pero bago tayo makapagbigay ng kagalakan sa iba, dapat nagagalak rin tayo. Bakit ka nang bilingkod? Kasi nagagalak ako. Hindi yung pag ka nang bilingkod. Hindi yung nagbilingkod na tayo ay pinapahirapan. Kasi pakaakala natin ay yung ating pagbilingkod ay isang pagpasan sa bigat ng mundo ng ating inakalawa. Of course, lahat ng pagkilos ay may burden. Pero huwag natin kalimutan. Kaya nga po, patuloy natin yung binabalik-balikan, yung pangyayan ng whole process. Yung the glory of the gospel. Na kapag ikaw ay naglilingkod sa kanya, ikaw ay maaaring mabigat pa ang iyong dinadala sa iyong tungkulin, sa iyong misyon na ipinapamanig bilang kanyang alagad, makita mo na ako, nandun mong kagalakan. Bakit? Kasi katulad ni Maria, dala-dala ko si Jesus. Dala-dala ko si Jesus. Na siya ang pinagagalingan ng lahat ng ating kagalakan. Kaya po, dahil sa dala-dala ko si Jesus, sigurado ito yung magdudulot ng kagalakan sa iyo at sa mga tao magiging kasama mo. Sa mga tao makakasalubungan mo. Bakit? Katulad ni Maria, pinuspos niya ng pagpapala si Elizabeth at si San Juan Bautista. So ito po, bahagi ko na ito ay bigilang makita ko natin pagbiyag-usapan ko natin ang bilang alagad na tapat na ating Panginoon sa Kristo, si Maria. So, may hindi po dalawa. Una, tinawag ka ba ng Diyos? Pangalawa, sumagot ka ba? Yung ibang pinamitin ko sa inyo, lang yung capacity. Harapon mo na, ordinary. Kaya na, it will follow. It will fall to its place. Kapag nandulog ko yung dalawa. Ang mahalawa, tinawag ka ba ng Diyos? Sumagot ka ba sa tawag ng Diyos? Kapag maliwala ko sa inyo, susunod na yung mga binahagi mo natin, capacity to initiate, capacity to renounce, capacity to be perceptive, and the capacity to bring joy to yourself and to others. Pero ito yung bago na kung saan patuloy natin iniwan sa bawat isa sa atin. Tulad ni Maria, nawa maliwanag sa atin, tinatawag ka ng Diyos at nawa. So, tulad ni Maria,
tayo ay tumugon sa tawag niya ng Diyos. Sabagat tinatawag tayo upang magdulot ng kaligtasan at kaligayahan sa dilimdig na ito. Purihin natin ang buwan na siya kumirang sa Virgen Maria na naging ina ng aming tagapagligtas. Panginoon, tingin mo ang iyong sambayanan. Pagbunganawa ang aming kontribusyon sa kamahal-mahalang puso ni Jesus at kahit nisinis ang puso ni Maria tungo sa tunay ng pagmamalasakit sa ating kapwa, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong sambayanan. Makuspos nawa ng Espiritong Banal, mga kandidato, sa nalalagay na halalan, upang sundin nila ang kanukalang elektoral at galang ang pinili ng mga botante, manalangin tayo. Panginoon, tingin mo ang iyong sambayanan. Naway maging tagapagpalaganap ng pag-ibig at kabanalan ang mga magulang sa bawat pamilya. Nawa ang mga nakatatanda ay maging mga mabubuting gabay at tagapagpayo sa mga kabataan. Manalangin tayo. Panginoon, hindi mo ang iyong sambayanan. Nawa kami maging bukaspalad na pamayanan na nagpapahagi ng talino, oras at pag-ibig sa kapwa bilang tanda ng aming kasisalamat sa lahat ng biyaya ng Panginoon. Manalangin tayo. Panginoon,